Kasi ang gulong para sa akin, hindi siya upgrade ng luho eh. Pwede na! It's an upgrade for safety. So mga karev, maganda nga ba ang NR88 and Zato IRC sa ating Lucid Sigma 250? Let's find out! What is up sa inyo mga karev? Maraming salamat sa muling pagbabalik dito sa ating channel, Rev Safe Rider PH, no? Kamusta mga karev? Talagang lagpas isang linggo na tayong walang video, no? Sa kadahilanan na busy ako sa mga orders, dito no? Dito yan. At sa pagdi-deliver. So yung mga nagdaang mga araw mga karev, ang dami ko ng videos na dapat na i-upload, ang kaso nagko-corrupt yung mismong SD card ko, yung memory card na nabili namin, no? I mean yung niregalo sa akin ng girlfriend ko, nagko-corrupt siya, ang haba ng mga videos ko, nasa-save naman siya, ang kaso pag ino-open na yung file, nawawala. So ang laking panghihinayang din. After nun, parang nawala lang, parang ganon, kaya mahirap maka-move on. Yung parang ang hirap tuloy maggawa ulit ng bagong video kasi yung sa dinami-dami o hinaba-haba ng videos mo nawala lang ng ganun, no? Ang pag-uusapan nating topic for today is kumusta na ang IRC Zato NR88 sa pagpalit ng gulong dito sa ating Rusi Sigma 250. Kamusta nga ba yung performance, no? Yung stock tires natin, sobrang dulas niya. Like, hindi mo siya maasahan pag umulan na or basa yung kalsada, hindi mo na siya maasahan. Oh, bricks. Oh, diba? Responsive siya eh. So mga karev, maganda nga ba ang NR88 and Zato IRC sa ating Rusi Sigma 250? So mga karev, siguro maganda na rin naman tong opportunity na to or oras na to para ma-review natin ng slight ang ating gulong. Alam kasi natin ang stock, sobrang dulas na ito. Like ganito, gantong basa sa stock. Wala na, hindi mo na maasahan yan. Try natin mag-break NR88. Di ba? No skids. Unlike sa stock, nakto po. Pag gantong kabasa sa stock, nako. Pagka-break mo, dumudulas na siya, mag-i-skid na siya. Umulan na, talagang sinabay talaga eh. Unang-una sa list ko kung bakit maganda ang NR88 IRC Zato is makapit siya. Pag-usapang makapit kasi para sa akin ang pinakamahalaga lang dyan pagbasa yung kalsada eh. Lahat naman ng gulong, mapa soft compound, mapa hard compound, medium compound, pag sa tuyong basa, ay sa tuyong basa. Tuyong basa, ay sa tuyong basa. Potek. Kapag sa tuyong dayanan yan, talagang makapit yan, kakapit at kakapit yan, no? Ang usapan na lang kasi lagi is pag basa, no? O makapit nga ba yung gulong mo? Kasi ang gulong para sa akin, hindi siya upgrade ng luho eh. It's an upgrade for safety. Kasi yung gulong yung kumakapit sa lupa, guys. Yung stock tires, parang hindi ko nararamdaman yung lupa. Parang hindi ko siya ramdam, parang nakalutang lang ako sa stock tires. Ganun yung pakaramdam ng stock tires, guys. Pag nagpalit kayo, lalo itong NR88 Zato sa mga budget mills, no? Marami pa namang mas mahal at mas maganda, pero ito yung budget mill na sobrang ganda na. Para sa akin, ha? Para sa akin! Pangalawa mga karev, mura siya. Mura siya, no? Opo, marami naman po kayo makukuha ang mura, like Westlake, Quick Tires, yan, mga mura na yan, no? And since maraming mas nagsabi na mas matagal na yung IRC, or let's just say, mas marami na nakagamit sa Rusi Sigma 250, yun yung kinuha ko. And siguro, pag kukuha kayo na ito sa mga shops, ang abutin lang sa inyo is 5,500 to 6,000. Siguro ganun lang, kasama na pakabit. On my case kasi mga karev, wala kasi ako nakita ng mga gantong gulong sa local shops.
So, I need to order sa Shopee para makakuha ng gantong stock or yung gantong sizes ng gulong. Kasi dito, sa Imus, sa Cavite, eh, wala akong nahanap. Sinerge ko na rin or tinry ko na rin kumausap sa Takara Tires. Wala daw talaga silang stock eh. So, bakit ko siya nasabing mura? Kasi, marami kasi tayong gustong gulong eh. I mean, may mas mahal na gulong na sobrang gandang quality like Michelin, yan, yung Pirelli, yan, lalo na Pirelli. Itong gulong na to, responsive siya sa braking. Paano nasabing responsive sa braking? Syempre, compare naman natin siya sa stock, no? Unlike stock, once na nag-emergency braking ka, lalo na emergency braking, dudulas at dudulas agad yung rear tires mo. Talagang gegewang ka sa likod. Yun yung pakiramdam niya. Traffic ko. Nagmumuyos yung helmet ko. Pag nagdi-deliver ako, gantong basa na or umulan lang ng konti, hindi ako magri-risk eh. Kasi na-feel ko na eh, lalo na sa gentry ako, grabe. Doon ako muntikan mamatay dun dito sa stock tires, no? Kaya sinabi ko sa sarili ko na, nako, bibili at bibili na ako ng gulong. Yung kinabit to, sabi ko nga parang hindi ko motor. Kasi iba yung feeling niya. Ganto, wala kang isip, hindi ka mangangamba. Yung tipong mapagkakatiwalaan mo yung ano mo, gulong mo. Kasi na hard brake ko to eh. Yung talagang emergency brake na umuulan, basa ang kalsada. Goods na goods mga karep. Ang alam ko, ang IRC brand, gamit yan ng Yamaha, stock tires nila, Aerox. Alam ko, Aerox IRC eh, no? Yun lang ang alam ko, ayoko na magsabi ng iba kasi di ko naman kabisado. So para sa akin mga karep, itong gulong na ito ay goods na goods. Kung budgeted kayo, or naghanap kayo ng goods na gulong na sakto lang nasa budget nyo, no? Hindi kayo mabubutasan ng budget. Go for NR88 IRZ Ezato, no? Lalo sa mga kasigma natin dyan na talagang gusto na mag-upgrade ng gulong, mura pero maasahan, try nga to. So yun mga kareb, lumalakas na ang ulan dahil naka phone vlogging lang tayo. Mamamala muna ako and please stay tuned sa lahat ng videos. And mga kareb, maraming salamat sa 200 subscribers. Sobrang saya na nakatungtong tayo ng 200 subscribers. Akala ko nga nung una eh, hindi na ako makakabot ng 200. Like legit mga kareb, sabi ko, baka nga 150 mahirapan pa ako eh. And maraming salamat sa mga naniwala at nag-subscribe. Ngayon nasa 210 plus na tayo eh. I can't remember, pero maraming salamat mga kareb. Dahil sa inyo, kinaganaan ako lalo mag-vlog. So, shoutout sa mga taong ito. Maraming salamat mga karev na nagpapa-shoutout. Kalain mo, may papa-shoutout na sa'yo. Kaya, ang sarap sa feeling eh. Nakakatawa. So, next vlog mga karev is abang-abang lang. Stay tuned mga karev. Maraming salamat. Magiging isa sa mga revers. Revers ang tawag ang botek. Isa sa mga karever. Maraming salamat mga karever. Huwag nga sa muli. Noe, magkita kita tayo sa susunod na video. Maraming salamat mga karever. Vlog niyong talandaan. Rev safe. Ride safe. Goodbye. Kapit niya IRC. Wala akong skid na nararamdaman sa likod kahit basa na yung kalsada, lalo sa harap wala rin siyang dulas or something. Brake tayo. Partida, naka-clutch pa yun, ha? So, pag nag-emergency brake kayo mga karep, no, I suggest na huwag kayong magka-clutch. Control nyo lang, i-clutch nyo siya pag mag-i-stop na kayo. Kasi pag nag-clutch kayo na maaga, walang restriction sa engine niya, mas mahirap mag-brake.
Halimbawa, ganyan, ang bilis ka. Engine braking, tas preno. Para mas maganda yung pag-brake mo. O, di ba? Kapit, hindi siya nag, hindi siya mag-i-skid sa likod eh. Natin naka-clutch. Wow, lastik talaga. Okay na okay mga ka-rep. Pasidiksi.